Ako. Si John Paul Sr. This is John Paul Sr. Ako. Si John Paul Sr. May napili ng bagong Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR para sa Davao City. At ito ay magmumula sa Tribong Matigsalog. Nabakante ang IPMR office sa Davao matapos ang mahigit 3 taon dahil sa issue ng selection process sa Tribong Bagobo Clata. Narito ang ating report. 3 ang nakakuha ng nominasyon mula sa kanilang kapwa matigsalog upang maging susunod na Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR sa Davao City. Ito ay sina Likalikto Matigsalog o Tano Imbok, Malibato Cosme Moncal at si Panayangan Rodolfo Mande. Sa harap ng kanilang mga constituents, isa-isa silang nagbigay ng kanilang plano kung sakaling mapili bilang IPMR. Ang mga taong nasa loob ng pinagdausan ng selection process ay galing sa mga barangay ng Gumitan, Marilog Proper, Buda, Salumay, Baganihan at portion ng Malamba. Bawat sityo ng mga barangay na ito ay pwede lamang magpadala ng tigtatatlong representante, isa sa youth sector, sa women sector at ang kanilang pinuno. Lumahok din sa selection process ang mga validated members ng Matigsalog Manobo Tribal People Council of Elders o MAMATRIP CD. Bawat validated selector na isa-isang tinawag base sa validated list of selectors ay bibigyan ng isang butil ng mais at kanya itong ihulog sa isang bote kung saan nakadikit ang larawan ng nominee. May mga tribal leaders naman na nakabantay habang isa-isang pumipili ng binoboto upang masigurong walang dayaan sa selection process. Matapos ang mataas at madaling proseso ng pagpili, ay agad na binilang ang mga butil bawat bote. Si Malibato Cosme Moncal ay nakakuha ng 7 butil ng mais. Si Likalikto Matigsalog, Tano Imbok ay may 16 naman na butil. At si Panayangan Rodolfo Mande ay nakakuha ng 128 butil. Dito, agad na idiniklarang panalo si Mande. So, karon, atong ideklara ang atoang City IPMR sa Davao City. Walay lain kundili si Rodolfo M. Mande. Matapos ang deklarasyon ay agad siyang ipinagdasal ang kapwa niya tribal leader. Ayon kay newly selected IPMR Panayangan Rodolfo Mande, sisikapin niyang gampanan ang tungkulin sa abot ng kanyang makakaya upang kanyang masuklian ang tiwalang ibinigay ng kanyang mga kapwa matigsalog. Legislative body, kaapil ka si Panday sa Balaod, una na kong iduso ninyo, papusgon na to ang edukasyon natin. Hindi pa man daw nagkaroon ng katungkulan sa iba't ibang NGO at kahit sa Tribal Council, likas na kay Mande ang pagiging matulungin sa kapwa matigsalog. Gibasin ako ang sityo kabalantian sa una. Makaluloy. Kaya ang mga tao hunted ako, mga iguranti yun ang mga tao. Kinsay nakatabang si Dato Rudy Mande. Nakatabang sa mga karon medyo naanay. Tawag on siya, gitawag nga kwan, literacy. Nakago siya. Mungkahin itong si Dato Buaya Ansayod kay Mande, lawakan ang pananaw sa panunungkulan para sa 6 na tribo ng Davao City at para sa 6 na barangay na may mga matigsalog sa Marilog. Kung asa ang sityo nga wala pa nabutang ang iskwilahan, dapat muhan niyo may siya nga mabutangan ang iskwilahan. Labi ng sityo kabalantian, kay pila ka sa pa ang tabok ko nun. Basin og na ay mga batang maanod, usaka na nga problema. Karong panahon na paspas ang promotion sa Ginoo. Wala ko ni gidahom ba? Wala ko ni gidahom nga promotions na gikan ka sa usa lang kakatunog tulo sa tubig yamog gikan sa dahon. Nga karon murag na nabati nako nga ni-appeal nako sa dako nga sapa. Sa una, pamilya pa lang, nigawas ko diya sa sityo. Then nigawas na po ko diya sa barangay. Nigawas na ko sa community nga luag na og karon. Kadto di ay pag-andam sa Ginoo sa dako niya nga tawag. Oo.
At yan ang ating nakalap na positibong balita mula dito sa Malilog District ng Davao City. Manatiling updated po sa ating YouTube channel at Facebook page para sa mas nakaka-good vibes na mga impormasyon at dokumentaryo. Sa Panginoong Jesus, ang papuri at kaluwalhatian. IDOCures, karapatan mong malaman ang ibang katotohanan. Dito sa John Paul Siniel Reports. Ako si John Paul Siniel. This is John Paul Siniel. Ako, si John Paul Siniel.